Ito, ito guys, makinig kayo ah. For sure ako dito, ito totoo to. Sa mga nangyayaring development ngayon, I think, yung Duterte camp, Duterte boys, Duterte's supporters is shaking. Talagang nagmamarimar sila sa takot ngayon. Paano yung marimar, Mima? Ganun, talagang nanginginig, nangangatog at nangangarag ang kanilang mga kaluluwa dahil yung tinutukoy nilang weak leader, 'di ba? Ang sabi ni ano ni Duterte noon kay President Marcos, "Oh, may presidente tayong weak." Ano ibig sabihin ng weak? Mahina. Ganyan pula itin noon ni former President Rodrigo Roa Duterte itong ating presidente. Weak daw eh. Diba? So ano ba yung definition ng weak? Mahina. So ganun niya po i-describe. Ganun niya po ilarawan. Ganun niya po tingnan mula ulo hanggang paa itong ating presidente na tila baga parang kala mo siya lang yung napakagaling na presidente ever we had, di ba, sa bansang Pilipinas. Yung kala mo siya lang magaling, siya lang talaga, wala nang iba. So ngayon nga po guys, na di ba sinasabihan nila na weak leader itong ating presidente. So ngayon, meron bang weak leader na nagpapangatog, nagpapangarag, nagpapashaking, nagpapakaba sa inyo? Kasi guys, kung hindi naman kinakabahan, actually si Trillanes masaya dito eh. Kasi you know what guys, si Trillanes naamoy niya na, di ba, na parang mukhang merong mga provocation na mangyayari. Kasi this June or July, ito yung pinakamahirap na, na araw sa mga Duterte. At the same time, pinakamahirap din na araw sa ating presidente. Kasi this June or July, possible na nga po guys na lumabas yung warrant of arrest. Eh pag hindi lumabas yung warrant of arrest, sikmurahan natin si Trillanes. Diba? O, ganun tayo. Pag tama, pupurihin. Pag sinungaling, bobol jackin. I'm sure nandun naman ako na confident itong si Trillanes na this June or July ay lalabas na yung ICC formal arrest warrant. Pero hindi pa man fully, pero batch by batch. Kasi alam nyo naman itong si Trillanes, mayroon pong mayroong kapit yan sa mga militar. So, mayroon niyang mga inside information. And si Conti na mismo yung nagsabi, si Attorney Claire Conti na din ang nagsabi, yung ICC Council Assistant, na bilong nga itong si former President Rodrigo Roa Duterte, si Bato de la Rosa, si Vitaliano Aguirre, na mga nasa list. Pinangalanan niya yung mga nasa list ng International Criminal Court na minamatsyaga nila, na minamanman na nila. At pag dumating na nga yung formal arrest warrant, abay baka, ito agad, sila agad yung mga unang taong babanggitin, hahanapin. By the way, itong si Trillanes kasi, naamoy niya na baka magkakaroon ng provocation. Diba? So, nagsabi siya na baka naman, PBBM, mag-loyalty check ka. Diba? Kasi hindi natin alam yung karakas ng mga yan. Buti na lang, no, may Trillanes tayo. Kasi kung wala tayong Trillanes, hindi tayo na-update sa mga information. Talagang saludo sa'yo, Sentry. Mabuhay ka pa ng matagal at sana maging senador ka. Huwag ka tumakbo, mayor. Senador agad. Diba? Kasi gusto namin makita yung comeback mo. Kung paano mo durugin, paano pisilin, paano mo pigain ang mga masasama. So, kailangan ka namin sa Senado upang sana na bumalik ka. So, yun na nga po guys, no. Nagparinig na siya. PBBM. President. Napapansin nyo naman na ganito na yung ginagawa ng kabilang kubol. Maybe dapat kailangan mag-loyalty check na. Kasi sinabi niya yun nung nakaraang buwan, no? Dapat mag-loyalty check na. Kasi mayroong mga iilang official, mga retired at mga nasa gobyerno ang nagbabalak ng provocation. So ngayon nga po guys, na nagpadala po ang ating presidente ng dalawang batalyon
doon sa ano, sa Davao. Basically guys, yung assignment talaga ng mga yan is ano eh, manmanan yung syudad. And syempre, pag nandyan na yung formal arrest warrant, ano na yan eh, kumbaga, action na yan, mabilis ang action na yan ng ating presidente. So, parang ginawa lang naman talaga nilang front yan. Kasi, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, meron akong inside friend na nagsabi sa akin na hindi naman layunin, kasi kung droga lang naman yung pag-uusapan, pwedeng magpadala ng DIL ng madaming, ano, madaming PDEA diyan sa ano sa Davao at madaming DILG diyan sa Davao, pero yung pinadala PNP SAF. So may ibig sabihin yon. So maybe ginawa lang nilang front itong nasaktuhan din kasi itong katarantaduhang ginawa ni Baste Duterte. So that nung nagkaroon ng pagkakataon ito, total this June or July, malapit nang lumabas ang hindi dapat lumabas para sa mga Dutertes, which is yung ano nga po guys, yung formal arrest warrant. So ngayon I think ito po ay isang paghahanda na baka sakali na kapag lumabas na nga po yung formal arrest warrant, direkta na, malapit na sila sa banga, diba? Mabilis nilang makuha itong si Digong. So, ngayon nga po guys, mapapansin nyo na itong si Baste, kinundi na yung pagtanggal ng ano, ng kapulisan na kanyang mga bata-bata diyan sa Davao. Yes guys, kinundi na niya yan. Meron akong article sa inyo na kung saan hindi niya gusto eh. Kinukundi na niya. Hindi niya gusto na parang tila baga mali pa yung ginawa ng ating ano, ating administrasyon ngayon. So, ito yung balita guys. Wait lang ha, hinahanap ko. Ba't nawala naman yung ano, account ni Mima? Nasaan na yun? Yung pagkundi na ni ano, ni Baste. Yan o. Baste Duterte condemns removal of Davao City cops due to alleged drug-related killings. So I think hindi yan ni, hindi lang yan about sa pagkundi na yung kanyang tinutukoy diyan yung bakit tinanggal. Actually hindi lang yan, may meaning yan. Kasi wala na silang kapit eh. 'Di ba yung mga pulis na malalapit sa kanila ano, tinanggal. Hindi naman sa tinanggal bilang pulis, naka-relieve, suspended. So, kinakabahan niyang mga yan kasi wala na silang mapag-utusan. Diba na, o baka malay mo, si Kibuloy, ikot ng ikot. Diba? Habang nag-ikot si Kibuloy, may makakita na PNP SAF. Diretso huli, rekta huli. Hindi nila pwedeng mautusan kasi hindi alam ng mga Duterte's boys na baka loyal ito sa ating presidente. Although hindi ko sinasabi na lahat ng PNP SAF na nandyan ay loyal sa ating Pangulo. Pero maybe yung iba dyan, loyal. Diba? Na pag mayroong marinig, report agad. So yun yung kinakatakutan nila, yung mabantayan, mamanmanan ang kanilang lugar. Kaya nga, kinundi na niya eh. Hindi tama yung pagtanggal nyo. Kasi ibig sabihin niya, natatakot na din sila. Kahit sila mismo, takot na din. Natatakot na sila sa ano, sa ginawang ano, paglagay ni President Marcos dyan ng dalawang batalyon. Diba? Kasi hindi naman magkukundi na yan kung hindi natatakot. Diba? Hindi naman magsasalita yan kung hindi natatakot. Eh wala eh. Yan talaga yung nangyari. Kung baga weather-weather lang yan, kasalanan mo din yan. Diba? Ikaw yung ano eh, naglagay ng mga ano dyan eh, ng bahid ng kasamaan eh. Di ano mo din, panindigan mo yung ginawa mong trabaho sa mga pulis ng Davao. So ngayon nga po guys, ito ba yung tinutukoy yung weak leader? Ha? Yung weak leader na nagpapakaba sa inyong mga pantog? Diba? Weak leader pa mo, sige, laitin niyo ang presidente. Atatin nyo na pabagsakin ng presidente kasi at the end of the day, hindi presidente ang napapabagsak nyo, kundi kayo. Yun guys, kayo yung napapabagsak dito, hindi ang ating presidente. Anyway, yun guys, yung ano, yung development natin ngayon. Kasi, di ba, hindi ko naman sasabihin na hindi nangangaragyang mga yan kung wala tayong ano, ebidensya. O si Baste, kinundi na. Ang dami nilang nagsalita, nagpahayag na kesyo hindi tama. Hindi tama kasi nga, hindi align sa gusto nyo yung mangyari. Yun. Diba? Anyway, yun lamang po guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.